Kamusta kami yung nurse? So, kung nagnanais mong magnegosyo at wala kang idea, at zero idea ka kung paano magnegosyo, ang una mong ano, iisipin, dahil nasa series tayo ng benta o sales ng ating pagiging isang milyonaryo, para maging milyonaryo tayo, dapat malaman natin yung ano, yung market. Okay? So, nasa part 4 na tayo ngayon ng ating benta at sales natin. So, ganito yan. Kasi pag sinabing market, yan yung markado, mga tao yan. So, yung mga tao, syempre, alam naman natin, ang tao may edad, mayroong activities, may mga profession, gano'n, diba, trabaho. O, syempre, kung pag sinabing market, nandyan yung 1 year as baby, nanay na nagbubuntes, at isang taon na bata, ilang buwan na bata, at 2 taon, 3 taon na bata, 5 taon, 6 taon na bata, 7 taon, syempre, hanggang sa mag-teenager, at mag-elementary, mag-high school, at college, at syempre, empleyado, hanggang sa mag-trabaho, diba? Yun ang market, yun ang talagang totoong market. So, yung market na yun, dahil sa gusto mong tayo ng negosyo, ano yung market na bibigyan mo ng magandang ano, magandang serbisyo, yung 1 year old ba, baby ba, elementary ba, high school ba, college ba, empleyado ba, may asawa, pamilya, o mga iba pang mga ano, iba pang mga taong nakilala mo, katulad ng mga ibang doktor, engineer, yan. Mga occupation nila, o trabaho nila, o profession nila, o karir, natawag nilang karir, katulad ng mga artista. So, kung magdinegosyo, ano yung pinakamainam na market mo? Ikaw mag-decide nun. Ikaw ang magsasabi nun kung ano yung market. Kasi ano yan eh, parang ganito yan eh. Kung alam mo na sa sarili mo na ano, na ang market mo ay isang mahilig sa playground katulad nito, syempre mga bata, pero walang pera yung bata, sino ang bibili? Syempre yung magulang, diba? Magulang mo siya pumunta katulad nito. Mag-subscribe kayo sa Jaya Good Vibe kung gusto nyo manood yung mga vlogs niya rito sa Workshop Pan dito Santa Lucia East Mall. Okay? So, yun yung target ng negosyo na to. So, sobrang laki niyan. Yun yung ano, baga, pagka gusto ng bata maglaro, siyempre, magulang yung gagastos. So, makapaglaro siya dito. Yun ang target market niya. Okay? Ganun siya. Kanyari, example, ang professional naman schooling, nag-aaral. Siyempre, kung engineering yun, siyempre, iba-ibang, no, may doktor, may ano, may, siyempre, uniform ng engineer. Ano ba? Ang mga tools nila, ginagamit nila, mga plies, ano ba? Mga iba pang mga gamit ng pang-engineering. Okay? Parang ganun, babang nag-aaral sila. Uniform nila, yun, mga activities nila, yung mga ganun, yung mga aklat na pag-aaralan nila, ganun yung ano, yun yung pu-provide mo. So ikaw, syempre, hindi ka naman ganun ka-engineer, kung hindi ka engineer, kung hindi ka lang ganun kagaling, o hindi mo rin kayang gumawa ng aklat, hindi ka rin makagawa ng ganun, hindi mo rin masaservice yan. O sample, ito pa, kanyari, housewife, babae, syempre, sa bahay lang, syempre, mga tinda, katulad mga tabo, balde, mga ganyan yung mga ibibigay mong produkto. Kaya yun ang gusto mong pang-silbihan. So, ano yung tips para maging milyonaryo? Dito sa milyonaryo tips, sigurado ako, ano, mas maiintindihan mo. Kaya nga pala, bago tayo mag-start ulit, tuloy natin to. Huwag mo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel natin. Alam ko naman, nakaabot ka na rito eh. So, mag-subscribe ka, mag-comment ka, mag-like ka sa vlog natin. Sigurado ako mas maintindihan mo paano ka magiging milyonaryo. Ito kasi yung part ng natin. Dapat mong malaman para maging milyonaryo ka, okay? So, balik tayo doon. Yun. Kanyari, housewife. Yun ang magsisilbihan mo. Atuwad ng ibang ano. Siyempre, family. Kung family, pagkain naman. Katulad ng Jollibee. Ganon. Siyempre, hindi ko na makapag-provide ng kagad na Jollibee kagad, di ba? Siyempre, kung wala kang pera, katulad yung empleyado ka lang muna, ganun lang talaga muna yung ano mo, yung kaya mong i-provide mo sa pera. So, magpapalaki ka muna. Siyempre, uumpisa mo yun. Kasi hindi ka pa pwedeng itaya mo lahat ng pera mo. Lahat ng ipo, kanya, nakipo ka ng 50,000, 90,000, 200,000, 30 million. Maan lang yan, tawag yun, malulugi lang yan, maubos yan. Kaya marami nalulugi.
So kailangan malaman mo muna kung ano yung market mo. Pag sinabi market, ano yun, alam mo na, may idea ka na ano yung market. So, yun, di ba? Mga pala, kung medyo naguluhan ka, panoorin mo ulit yung vlog natin na to. Okay, okay, balikan mo yung mga video ko dito sa Millionaire Tips. Sigurado ako marami kang matutunan dyan. Kasi nasa level na tayo, nasa, kumbaga, nasa usapang market na tayo, pagbibenta, sales sa taga, sa English. So, ganun yung ano, sistema natin. Kaya, bubuksan ko lahat sa inyo kung paano nagiging nagiging milyonaryo ang isang negosyante. Nag-negosyo, bakit sila nag-turn down at bakit sila nag-fail. So, kailangan, kung mag-umpisa ka pa lang at bago ka, kasi pag sinabi kasing negosyo, ano eh, iba eh. Sabi nila, para walang trabaho, walang boss. Hindi, sobrang hirap mag-qualified bilang isang negosyante. Kumbaga, kailangan makuha mo yung ano, yung tamang produkto na talagang magugustuhan ng sineserbisan mo, ng market mo. Ngayon, pag sinabi market, alam mo na, iba-iba ang market. Hindi lang siya market na tindahan ng publiko. Ganun. Pag sinabi market, merkado, buong tao, buong Pilipinas, buong lahat ng pangangailangan mo nandun. May supply doon pag sinabi market. Okay? So, nga pala, kung may mga bago ka pang idea o tanong na medyo naguluhan ka, eh mag-comment ka sa baba para makita mo na masagot ko yung mga problema mo. Kung balak mo magnegosyo o balak mong mag-resign. Kung magre-resign ka, huwag ka magre-resign ha. Tuloy mo yung trabaho mo. Napaka-importante ng trabaho. Magpa-fail ka pagka binitawa mo yan. I mean, gagamitan mo yan, yung mga pera dyan, napaka-importante yung mga pera kinikita mo dyan. So, kailangan, kung nagnegosyo ka, ay, nag-empleyado, kagalingan mo dyan, alamin mo yan. Kasi kung alamin mo yan, baka yan pa yung inegosyo mo. Kunyan, nasa linya ka ng gawa ng mga lamesa. Kung empleyado ka dyan, usayan mo siya si darating yung panahon na mas magaling ka pa doon. Okay, mayroong bagong idea. Kasi sila lumuluma, nalulugi. Ibig sabihin, ang negosyo, purkit nagtayo ka, eh pag na-mishandling mo yan, hindi mo nahawa ka mabuti. Hindi ka magiging hindi magtatagal yan. Kaya yung iba, napapansin, yung iba, nagtatayo sila ng negosyo sa, o ng, ano, ng stall sa mall. Tapos after na mga ilang taon, siyempre, kontrata, malulugi. Siyempre, hindi na mishandling siya, hindi masyadong pinag-aralan na ano lang. Kumbaga na udyukan lang na ganito yung ano mo. So, okay, nainggit lang. Kasi ano, iba-iba tayo ng ano, iba-iba tayo ng merkado. Kanyari, ako, tuwa doon, nasari ako sa mga candies. Yun ang pwede kong, yun ang, siyempre, yun yung negosyo ko. Iba naman, nasari sa paggawaan ng bahay, architecture, civil. So, yun ang negosyo niya. So, siya yung nagpapagawa, siya yung kumukunta sa mga subdivision, kaya maraming bahay ng subdivision na. So, madaming, tuwa doon, may electrical doon, may mechanical doon, may plumbing. So, kung nakuha mo lahat yung ano, mga pinagsasabi ko about sa market, mas magagabay mo kung ano yung sasabi ko sa market, okay? Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo yung notification bell para updated ka sa mga vlog na sobrang madami kang matututunan. Alam ko, medyo naguguluhan ka eh. Pero maintindihan mo nito. Yan po, maraming salamat po. Kung nga pala, punta mo yung Facebook ko, Millionaire Tips. Sigurado ako, magpo-post ako doon ng mga kakaibang matututunan about sa pagdinegosyo. Ayan na po, maraming salamat po.